Welcome back mga ka-garden. Ito na po yung update ng aking taniman dito sa gilid-gilid. Ayan. Bali 3 days na po ito mula nung nag-transplant po ako saka nung naglagay po ako ng buto ng mga sitaw. Ayan. Bali, meron dito mga buto na hindi tumubo. Pero dito merong isa, merong dalawa, merong isa, merong dalawa. Ganun talaga na hindi na kukumpleto ang pagtubo ng halaman. Ayan. Ang isa sa mga kalaban po natin dito ay yung mga ibong maya. Kinakain po nila yung mga dahon. Ayan. Buti umulan nung nakaraan. Hindi na po ako nagdilig. Ayan o. Pero titingnan po natin, baka siguro makasurvive to kasi tinanggal nila yung dahon na ganyan. Saka isa pa dito, ang ginagawa, ang ano dito mga garden, naglalagay po ako ng mga damo. Ayan, yung mga sariwang damo. Ito po ay nagpo-provide po ng nitrogen para tumaba yung ating mga halaman. At naglagay na po ako dito, ng trellis mula dito. Ang inuna ko pong nilagay ay dito sa baba, isa, dalawa, ayan, dalawa lang, pero ito kasi bakal, ayan, kaya ang inuna kong itinali ay mula dito hanggang dun sa dulo, ay doon hanggang sa dulo, ayan, tapos naglagay po ako dito, ayan, bali ang nilagay kong trellis niya ay hanggang bewang lang, dahil hindi po siya pwedeng mataas dito kasi malakas ang hangin, kaya mababa lang. Hanggang bewang lang po mga garden yung taas po nito, ayan. Tapos ang gagawin po natin, magdidilig po tayo. Ayan. Naarawan po siya dito ng 5 p.m. na po. Ayan, naarawan na po siya. Ganun, didiligan lang po natin. Ang tubig na to, galing lang po sa gripo. Ayan. Pero sa susunod mga garden, ituturo ko po sa inyo yung paglalagay ng mga sariwang damo dyan sa mga paligid para tumaba yung lupa natin para mabilis lumaki yung ating mga halaman. Ayan. So, didiligan nyo lang po ng ganyan dito sa may paligid. Mabasa lang yung lupa. Pagkatapos po natin madiligan, yung mga dahon na inipong ko dito sa may gilid, ibabalik po natin dito. Ibabalik ta rin po natin. Ayan. Lalagayin po natin dito sa may gilid. Ayan. Ito yung magiging pataba mga garden kapag nabulok po yung mga damo. Ayan, babalik ta rin po ng ganyan. Para po hindi tubuan ng damo. Ayan. Tapos yung itong katawan ng saging mamaya pang ibabaw po natin. Ayan, ganyan. Ayan, para hindi agad matuyo yung lupa. Ganyan. Para pag nabulok po yung dahon, ayan, magiging pataba na rin po siya. Ayan. Ganyan lang po. Ayan, mga garden. Para maiwasan po na tubuan ng damo. Ayan. Sa susunod, maglalagay pa tayo dito ng green materials para pag nabulok po yung ano, yung katas niya mapupunta sa lupa, magiging pataba para magiging ano, mabilis lumaki yung mga halaman, yung mga sitaw po natin. Ayan po.
Katapos nyo po mailatag, babasahin nyo po yung mga damo na nilagay nyo para mabilis po silang mabulok. Ayan. Kasi napaka-importante na basain yung ating mga damo na nilagay po natin para mabilis po siyang mabulok. Para yung katas niya mahahalo po sa lupa at mapapakinabangan na agad ng ating halaman. Ayan. Kung makikita nyo po yung distance niya, ano lang, isang dangkal po, yan ganyan. Para kahit maglagay po kayo ng sariwa dito, hindi po mabubulok yung puno ng halaman. Para yung sustansya po dito lang po sa paligid. Ayan. Kakalat naman po yung sustansya dyan. At yung ugat ng halaman, gagapang po yan pa ilalim. Ganun po. Tapos sa susunod, tatabunan nyo na po ng lupa para mas mabilis pang ma-decompose yung mga organic matter na nilagay po natin. Tulad po ng katawan ng saging, ayan po ay mayaman sa potassium, pampabunga, at ito yung mga green materials na nilagay ko dyan, pampalago. Ayan po. Sana po ay meron kayong konting natutunan about dito sa video ito. Welcome back mga ka-garden. Pipitasin po natin yung aking okra dito. Ayan. Kasi gabi na ako nang inabutan. Ayan. Ay madaling araw pa lang. Ayan. Pipitasin na natin kasi baka pag mamaya umabot po ng hapon. Ayan. Ayan. Para mamaya may ulam po ako. Tapos tingnan nyo dito, may tumubo na naman dito na local spinach, kwantong tawag dito. Hindi ko po yan tinanim, tumutubo lang po talaga sila dyan. Ayan. Tapos yung mga aking talong, ayan, siguro mamayang hapon o kaya bukas pwede na po itong pitasin. Ayan. Ayan. Nasa container lang po ito. Ayan po sila. Mm. Tapos magdidilig na po ako mamaya pagkatapos ko maligo. Tapos papasok na. Tapos yung mga saluyot dito, oh, ayan, ang dami. Ayan. Isasapaw ko ito sa kanin. Ayan, napakasarap po ito. Tapos nandito na po yung mga ano ko. Ayan, tingnan nyo. Malalaki na po sila kasi wala po kaming lupa na pagtataniman. Ayan. Ayan po yung sahig. Ayan. Ayan po. Tapos may mga ampalaya. Ayan. Tapos kung wala po kayong pagtataniman ng pechay, ayan, sa palengke, pag bumili ka, ano, 3 piraso, 10 piso, dito makakatipid ka na. Kasi ang pechay, kung gusto mong maggulay, kumuha lang po kayo ng dahon, yung malalaki, ayan. Kasi yung iba na nakikita ko na nag-harvest, pinuputol na po nila yung isang buo. Tapos magtatanim ulit sila ng panibago. Pero dito, pwede mong patagalin yung pechay na itinanim sa bote. Ayan, tulad po yan. Tapos isasapaw na po natin dito para may ulam po tayo mamaya. Ayan, tapos bumili po ako ng kamote. Ayan, kasi yung kamote ko na nandito, ayan, itatanim ko yan mamaya doon sa gilid-gilid. Ayan, may bakanting lote kasi doon sa trabaho. Ayan, itatanim ko doon yung kamote para may libre na po akong kamote, hindi na po ako bibili. Ayan, abangan nyo po. Ayan, kapag ka ganito na, pwede nyo nang ilagay. Ayan, para mamaya may ulam na po tayo. So, ganito lang po. Hihimayin nyo lang po ng ganito. Ayan, kukunin nyo lang po yung mga dahon. So, huwag maingay. Ikaw talaga, sasaway ka. Para may tatanim tayo mamaya. Ayan. Tapos itong tangkay na to, mamaya itatanim po natin dun sa gilid-gilid. Meron kasing bakanteng
lote dun sa may gilid ng kanal. Ayan, magtatanim po tayo kasi dito sa bahay wala na po akong mapagtaniman, puro simento. Ayan po. Tapusin ko lang po muna ito. Ganito lang po yung paghuhugas, mga kardiyana natin. Bali kanina nahugasan ko na, pero hugasan pa rin ulit natin. Ayan. Hugasan nyo pa lang ulit ng ganyan. Tapos tatapon nyo yung tubig. Ganito po yan. Iangat nyo lang po yung iangat nyo lang po yung kamote, ang daw ng kamote. Ayan. Ganito po yung pag-i-steam. Tingnan nyo po. Tatakpan nyo lang po, tapos yung simoy po ng init, ayan, siya po yung magluluto. Kapag nakita nyo po ng ganyan, hahaluin nyo lang po ng pabaliktad. Nyo pong dadamihan masyado yung tubig kasi yung tubig sasama sa yung katas niya, sasama sa tubig mawawala po yung katas niya. Ayan. Kaya konti lang yung nilalagay na tubig. Tapos yung tubig, mga garden, na maiwan kung masyadong marami, pwede nyong inumin. Mayaman po yan sa ano, potassium. Saka ano, pagka nahirapan kayo dumumi, ito yung inumin nyo. Pakasarap to yung tubig ng talbos ng kamote. Ayan, ganyan na po yung itsura niya, light green. Nakikita nyo, mga garden. Yan, luto na. Saglit lang yan maluto. Tingnan nyo. Light green na po siya. Tingnan nyo po yung tubig. Tapos yung Ricardo, mamaya bago kumain, dun palang ano, dun palang siya lalagyan ng Ricardo. Ayan. Higupin habang mainit pa, mga garden. Yung maligamgam, ayan, masarap. Lasya siya ang kamote. Wala pong kain-kain, pero mamaya pa ako kakain kasi iinumin ko lang po muna ito. Sarap yung init ng tiyan, ano? Mainit yung pag hinigop mo pag ano. Dagdag ko din sa baon kong kamote. Ito yung baon ko, ito yung bahaw, ito yung bagong saing, ayan, kalahati. Almusal ko ito, tapos yung itong kamote, yung almusalin ko, tapos mamayang hapon, tanghali, yung okra. Saka yung, ayan, meron akong konting pork chop dyan, baon. Cover and cover. Ito na po yung ano, tangkay ng kamote. Binabad ko po sa tubig para hindi po siya agad malanta. Tapos gumawa na po ako dito ng butas. Dito parang kanal siya pati doon. Ayan, naglagay na po ako. Hinukay ko po 'yan ng gamit ang ano. Ito, pinanghukay ko. Ayan. Tapos ang gagawin niyo lang po, maglatag lang po kayo dito ng tangkay ng kamote. Ayan, maglagay po kayo ng dalawa. Ganyan, tapos tatabunan nyo po siya. Ayan, tapos maglagay ulit kayo ng dalawa.
Ayan. Tapos tatabunan nyo ulit. Konti lang yung ilabas nyo. Tapos dito ulit. Madali lang po ito mabuhay mga garden. Mga isang linggo lang. Pwede na po kayong mag-harvest. Dalawang linggo pala. Dalawang linggo. Kapag ka may, bumili po kayo ng talbos ng kamote sa palengke, huwag nyo pong itatapon. Gawin nyo, kunin nyo po yung dahon. Ayan, tapos yung tangkay niya huwag nyo itatapon. Ihukay nyo po sa lupa. Magkakaano na po yan. Tapos ganyan, ilulubog nyo lang, tapos tatabunan nyo. Ayan, isunod nyo na naman po dito sa kabila. Ayan, tapos tatabunan ulit. Ayan po, pagkatapos nyo pong ano, maitanim, didiligan nyo na po siya para mabasa po yung lupa. Ayan, para hindi po mamatay. Ayan, para mabuhay na po siya. Ayan po. Sana po ay nagustuhan nyo pong video mga garden. I-like nyo naman po at i-share. Ayan. Para malaman din po ng iba na yung pinagtalbusan ng kamote ay pwede po siyang itanim. Para sa susunod, meron tayong paggugulayan na libre. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre kung bago ka pa lang sa channel na ito, hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka pag mayroon akong ilalabas na bagong video katulad po nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga garden.